ng Panginoon. Amen. Sa isang buong taon, naranasan po natin ang biyaya, pagpapala, at pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Opo, may naranasan po tayo, hindi po natin gusto. Maaaring na nasa sitwasyon po tayo na parabagang gusto natin sumuko. Pero palagi nandiyan ang Panginoon, siya po ang nangako sa akin, hindi na tayo iniwan, hindi na tayo babayin. Amen. Ako po ay namamangha sa kabutihan ng Panginoon. Matagal na po akong Kristiyano at nauna lang konti si Pastor Edwin. Bata lang ng konti si Pastor Edwin sa akin. Bata lang po akong tingnan kaysa sa kanya. Amen. So bakit hindi po kayo natanggi ang katotohanan na parang kailan lang po ako nakakilala sa Panginoon? Dahil sa mga mensahe na aking naririnig, sa kapahayagan na aking natatanggap mula sa Panginoon, nagiging buhay at totoo ang Diyos sa puso ko. Amen. Nagdadala na po ako. Tamang-tamang na po ang Panginoon. Amen. Mula po nang tanggapin ko siya bilang Panginoon at kapagligtas ng aking buhay hanggang sa kasalukuyan, hindi ko inisip na bumalik sa dating kalagayan dahil ang Diyos ay lubhang napakabuti sa akin. Ako'y nagpapatuloy, hindi dahil wala na akong magawa sa buhay. Nagpupuntay na si Pastor Francis kasi wala na siyang magawa. Hindi po. Ang dami po pwedeng gawin. Ang dami po pwedeng gawin ng mga lingkod ng Panginoon. Pero ito po ang pinakadakila sa lahat. Amen? Ang tumugon sa panawagan ng Panginoon, magpaganap sa kanyang basan, at ito ay bunga lamang ng ating kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Ngayon dahil ang Diyos ay mabuti, naranasan ko siya sa ating buhay, tapat siya sa buhay ko. Amen? Hindi pwede, hindi ako maglikod. Dahil yun po ang naging inspiration ko sa ating buhay. Kaya ang aking pamilya, aking Smith na asawa, ay nakasupport ko sa akin, madaw. At ang aking dalawang anak, naging saksi po sila kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay nila. At kapag sinasabi kong mabuti ang Diyos, hindi ko lang po tinutukoy ang mga bagay na meron kami o yung mga bagay o mga lugar na napuntahan namin. Mabuti ang Diyos sapagkat totoo siya sa puso ko. Amen? Yung mga bagay na at yung mga karanasan na pwede ko magpasaya. Halimbawa, pupunta sa lugar, sa isang lugar para maging masaya, para maging kontento, pag uwi mo ay wala na. Pero kung nasa Panginoon pa, tuloy-tuloy mong naranasan, nasaan ka man? Nasa El Nido, Palawan ka man, o nasa Angeles City ka man? Amen? Yung saya, yung kapayapaan, at yung kagalakan na nararamdaman mo ay nananatili. Sapagkat hindi sa lugar, hindi sa sitwasyon, hindi sa okasyon, hindi sa natatanggap mo, hindi sa tinatangkil mo sa buhay, kung bakit ka nagiging mapayapa. Amen? Kung bakit ka nagiging masaya. Si Kristo po ang dahilan ng lahat ng bagay. Amen. Kaya this 2018, amen? Ang napakarami po natin na gustong mabago sa buhay natin, naniniwala ako. Malamang ang iba sa inyo ay nag-ista ng New Year's Resolution. Ayaw ko nang gawin ito, gusto ko nang gawin ito. Ayaw ko nang maliit, gusto ko nang umagang tumating. Ayaw ko nang, gusto ko nang mag-diet, pero hindi ko magawa. Gusto ko nang itong gawin, gusto ko nang maging masipag, gusto kong magkamal ng tumaas ang aking sabot. Napakarami po natin New Year's Resolution. At wala pong masama kung inililista po natin yan, at wala pong masama kung may goal po tayo. Pero, iisang bagay lamang po, ang gusto kong bigyan ng diin, and I do believe na kapag ito ang ating ginawa, ito
sa ating araw-araw na pamumuhay, lahat naman gusto natin gawin ay sakop na nito. Amen? At ito rin po, at ito rin ang nais ni Apostol Pablo na mangyari sa kanyang buhay. Ang gusto ni Apostol Pablo ay lalo pang makilala si Kristo sa kanyang buhay. Amen? Ang pinakananais niya, mamaya po ay babasahin natin sa Philippians chapter 3, verse 7 to 11, kung paano ang desire, kung ano ang desire ni Apostle Paul sa kanyang puso at ang kanyang bibigin sa kanyang buhay. At ang bunga nito, kung ano po ang naging bunga nito sa kanyang buhay. Pero bago po yan, tunay nga po ang Diyos ay nagpapahaya, ipinapakilala niya ang kanyang sarili noon pa man sa kanyang mga anak. Makikita po natin sa Old Testament na kung saan tinatawag ang Diyos sa iba't ibang pangalan. Nandiyan po yung Elohim. No? Sa Genesis, makikita po natin yan. Adonai, ibig sabihin Master. Nandoon po yung Yahweh, ang ibig sabihin ni Jehovah. At kapag Jehovah pinag-uusapan, mayroon Jehovah Nisi. Ang ibig sabihin, He is our Father or He is our Victory. Mayroon Jehovah Shama. Ibig sabihin, God is with us. Amen. So, mamaya na yan, brother Nick. Okay? Meron pong Jehovah Rapha na ibig sabihin, siya ang ating tagilang manggagamit. Meron pong Jehovah Shikiru na ibig sabihin, God is our righteousness. Meron din pong Jehovah Jireh na ibig sabihin, He is our provider. Meron din pong Jehovah Ra'a na ibig sabihin, He is our shepherd. And Jehovah Shalom, na ibig sabihin, He is our righteousness. Ipinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa iba't ibang pangalan at ibang mga tao kung ano ang kanilang karanasan sa Panginoon, yun ang kanilang tawag sa kanya. Ipinahayag niya ang kanyang sarili at inintroduce ng Panginoon ng Diyos Ama, ng Diyos sa Old Testament ang kanyang sarili. Subalit makikita po natin sa New Testament, ipinakilala din ng Panginoon ang kanyang sarili, amen, sa mga tao na kanyang nakasalamuhan. At alam po ba ninyo, He introduced Himself and claimed equally with the Father. Ang sabi po niya sa John chapter 14 verse 9, He who has seen me has seen the Father. And in John 14:11, sabi niya, Believe me, I am in the Father, and the Father is in me. In John chapter 10, verse 30, ang sabi niya, I and the Father are one. And in John chapter 8, verse 58, sabi po niya, Before Abraham was born, I am. Amen? Bago pa isinilang si Abraham, ay nandoon na ako. Ako at ang Ama ay isa. Kung nakita na ninyo ako, nakita ninyo ang Ama. He claimed na equal po siya sa Ama. At hindi lang po yan, ipinakilala niya ang kanyang sarili, he clarified who he was, and he has made several I am statements which supported his equality with the Father and his purpose. Sa pagkakataon po ito, gusto ko pong i-capsulize yung last quarter po natin, bagamat mayroon na po tayong bagong tema. Amen? Pero naniniwala po ako sa susunod ka nito, din po yung natarakanan. Gusto kong i-capsulize yung last quarter na ating napag-aralan. Amen? Jesus declared and He clarified Himself. At gumamit siya ng mga several I am statements which supported His equality with the Father. At kapag nabasa po natin yun, at napansin po natin yan sa salita ng Bawin ng Panginoon, yung kanyang purpose, yung kanyang dahilan kung bakit nandito siya sa lupa. At kapag nahayag ito sa atin, makikilala natin at mararanasan natin kung sino siya sa ating mga buhay. So, mabilis lang po ito dahil yung tinalakay na po ito ng ating pastor. Babalikan ko lang po ang ilan. In John chapter 6, verse 35, He said, I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger, and who believes in me shall never thirst. Sinabi ng Panginoon, I am the bread
ibig sabihin, siya ating satisfaction. Ano ba ang ibibigay ng tinapay? Sa literal na tinapay, kapag kumain ka, gusto mo pa, kukuha ko pa. At minsan, busog ka na, gusto mo pa. Diba? Pero kailanman, hindi po ipalubusan na kapagbibigay satisfaction sa ating mga buhay. Pero sinabi ng Panginoon, He is the bread of life, it means He is our satisfaction in life. At kapag satisfied ka sa buhay mo, amen, nawawala ang anxiety, nawawala ang worry, nawawala yung fear sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen? At ang nagpapaalis ng fear, yung kinanta ng ating mga kapatid, amen? The perfect love of God, sabi nga sa 1 John, fear torments, but perfect love casts out fear. Amen. Amen? Maaaring i-cripple, i-paralyze ka ng takot, hindi ka na makakilos. Amen? Pwede literal, pwede hindi ka na makakapag-isip ng tama dahil doon sa takot. Totoo po yung kinanta nila, malaya ka po tayo. Mula sa kadiliman, dinala po tayo ng Panginoon sa kaginaginalas na kaluwalhatian. Subalit, minsan sumasagip pa rin yung takot sa isip at puso ng bawat isa sa atin. Kaya kailangan po natin ang Panginoon na siyang patuloy na magbigay ng security at satisfaction sa ating mga buhay. Kaya this 2018, nawa ang iisang hangarin po namin sa ating buhay ay lalo natin makilala ang Panginoong Yesus sa buhay ng bawat sa atin. And in John chapter 10, verse 9, sabi niya, babalikan lang po natin, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pastures. Amen. Para bang bago pala ako nag-preach. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. Amen. Ibig sabihin, ang Panginoon mismo at siya lang ang tanging kaligtasan. At kapag tinanggap at kinilala po natin siya sa ating buhay, ang gusto niya ay makaunay tayo. That intimate relationship and fellowship. You will go in and out. That is intimacy, right? Amen? Gusto ng Panginoon ay makikilala natin siya in a very personal way. Amen? Alam natin ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay malaki, ang Diyos ay mabuti. Subalit, ang gusto ng Panginoon, amen, magkaroon po tayo ng isang malaya, malalim, at malapit na ugnayan sa Kanya. You will go in and out and find pasture because Jesus is the door. In John chapter 10 verse 14, sabi po niya, I am the good shepherd. I know my sheep and I am known by my own. In Psalm 23, maaaring si Hanan David ay mayroong isang kapahayagan kung sino ang mabuting pastor. Dahil alam po natin si Hanan David ay magmalapit na ugnayan sa Panginoon. Sabi niya, the Lord is my shepherd and I shall not want. Si Yahweh ang aking pastor at hindi na ako bahay ng Diyos. Amen? Kung hindi po natin kilala ang Panginoon, hindi po natin masasabi, hindi na ako bahay ng Diyos. Subalit sa pagpasok ng taon, nawa maging totoo ito sa atin na si Jesus mismo ang ating kayamanan. Jesus mismo, sabi nga ni Pastor, He is our inheritance. Jesus Himself. Amen? Kaya kung nasa iyo na si Kristo, nasa iyo na ang lahat. Sabi nga ni Pastor, favorite song ni Pastor Gera, nasa iyo na ang lahat. Daniel Padilla. Amen? Pero ang favorite ni Pastor Edwin, ikaw ang unang namahal. Birthday ko naman, kakanta ito. Sabi niya, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang unang nagbigay. Ikaw ang unang nagtangin ng buhay. Remember me? But I met you. Si Jesus ang unang nagmahal sa atin. Amen? At siya ang good shepherd. At sabi po niya doon, in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why?
What is the reason? Because thou art with me. Sabi niya, you prepare a table before me, sabi niya, in the presence of my enemies. Hindi niya ikinakaila that there is darkness and there are enemies. Pero nagtukoy yung kapanatagan because of the great shepherd. Amen? Kaya kung si Yahweh, nagtukoy yung pangalit, nagtukoy yung mga enemies, pero may inihandang dulang na daw ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kung may inihanda ng dulang ang Panginoon sa atin, ibig sabihin, yun ay araw ng pagdiriwang. Ano ba yung papansinin mo? Yung inihandang dulang o pagdiriwang ng Panginoon dahil ikaw ay nagtagumpay na? O yung kaaway ng nandiyan lang? Amen? Pwede bang ikaw ay naglalakad in the valley? Pwede mong pansinin yung kaliliman at hindi yung paggabay ng Panginoon. Nasa ating choice. Amen? At kailanman, sabi ni Apostle ni David, tumanda siya hanggang mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi niya nakita na ni isa man na nananampalataya at anak ng Diyos. Ang Diyos ay nagbabaya. Amen? Bakit? Dahil kinikilala po natin ang Diyos ang ating pastor. At narinig na po natin, siya ang namumuna sa atin. At hindi po tayo ang namumuna sa kanya. Hayaan po na mamuna ang Diyos sa buhay ng bawat sa atin upang magabi ang takot, lumakad man tayo sa kadiliman. Nandiyan man ang kaaway, nandiyan man ang pagsubok. Amen? Hindi natin maaalis yan, pero higit pa tayo sa mananumpay sa pagkat ng Diyos, hindi tayo iiwan at hindi na tayo kawalan. In John chapter 8, verse 12, sabi niya, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Si Jesus ang ilaw ng ating mga buhay. Alam naman po natin, nagaling na tayo sa kadiliman, nandito naman, ngayon tayo sa kaliwanagan. Subalit, ang gusto ng Panginoon ay patuloy na magliwanag ang ating mga puso, maliwanagan, ma-illuminate ang ating puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Minsan nasanay tayo sa dati nating kalagayan, dati nating sitwasyon, dati nating pagkatao. Kaya hindi ko natin lubos ang kaiisip at nararanasan kung ano na ang liwanag na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hayaan po natin ngayong 2018 ay lubusan natin makilala ang salita ng Diyos. Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos upang sa ganoon sa ating puso ay magliwanag kung si Jesus Cristo sa ating mga buhay. We're going to unleash the life of Christ. At magsisilbing liwanag po tayo sa harapan ng mga tao sapagkat si Cristo ay sumasa atin na. And in John chapter 15, verse 5, sabi po niya, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Amen. So yung mga ilan ito ay pinaliwanag ng mga pastor na tunay nga po tayo po ay mga sanga. At ang dapat na mangyari sa isang sanga ay manatiling nakadugtong sa puno, sa vine. Amen? Upa sa ganoon, ang nutrients, ang sustansya na galing po sa puno ay dadaling lamang at hindi natin pagpupunyagian na magbunga sa ating mga buhay. Kundi ay magbunga ay kung saan lamang lilitaw, uusbo. Amen? Dahil tayo nakakabit doon sa puno. Paano po tayo nakakabit? Masasabi nakakabit sa puno? Kung patuloy po namin kinikilala si Kristo ang kanyang ginawa at ang kanyang dakilang pag-ibig, doon po natin masasabi tayo nakadugto at nakakabit sa puno. Amen? So in John chapter 14, verse 6, sabi niya, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang ibang daan na ibinigay o daan papunta sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon Jesus. And He is the truth. Siya ang katotohanan na dapat natin malaman
at patuloy na maranasan sa ating mga buhay. At ang katotohanan ay patungkol kay Kristo. At ang patungkol kay Kristo ay patungkol sa kanyang pag-ibig, sa kanyang ginawa sa buhay ng bawat isa natin. At kapag nalalaman po natin ang katotohanan, kaya palagi po natin sinasabi dito, the truth per se will not set you free, but the truth you know will set you free. Ngayon kahit nandiyan ang katotohanan, kung hindi po natin ito alam, hindi ka lubos ang mapapalaya. Pinalaya na tayo ni Kristo at patuloy na palalayain pa sa lahat ng aspeto ng ating buhay kung patuloy natin makikilala siya sa pamamagitan ng kanyang salita. He is the life, sabi nga po ng ating pinag-aralan, ang sa Espiritu nagmumula ang buhay. At tayo ngayon na tumanggap sa Panginoon, nananahan na sa ating Espiritu si Kristo. Amen po ba? Amen. Magbiyak ako po. Dahil pumatakot ba siya? Sabi na po, amen. Para pumatakot. He is the life. Amen? Sa Espiritu natin nagmumula ang buhay. Si Kristo ngayon ay nananahan sa ating Espiritu. Amen. Amen. Na ibig sabihin, kung ating inaalam, kinikilala si Kristo sa ating buhay, amen, at hindi tayo nakapokus kung sino tayo sa laman at kung sino tayo sa mundong ito, amen, hindi dadaloy ang buhay ni Kristo kung tayo nakapokus lamang kung sino tayo sa laman. Subalit kung nakikilala natin ang Panginoon sapagkat siya ang pinagmumula ng buhay, amen, we will go to unleash the life of Christ dahil sa kanya po nagmumula ang buhay. And in Revelation chapter 1 verse 8, sabi po niya, basahin po natin, 1-3, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Amen. It's about I am speaking the Lord. Amen. Proving his deity and his purpose here on earth. He said, I am the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. Amen. Who is, who was, and who is to come? The Almighty. Amen. Siya ang makapangyarihan. Amen. Siya ang simula. Sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay. Walang nalikha kundi sa pamamagitan niya. Amen. At pagdating ng araw, pagdating ng takdang panahon, siya pa rin ang ating makakapili sa wakas ng panahon. Tayo po ay kasamang maghahari ni Kristo. Pero hindi na sa paglikha at hindi katapusan ng mundo, kundi sa lahat ng ating aspeto ng ating buhay, He is the Alpha and the Omega of our lives. Actually, He is the Alpha and the Omega of your faith. He is the author and the finisher of your faith. Siya ang pasimula at siya rin ang lulubos sa pananampalataya meron po tayo. At ang pananampalataya meron po tayo, amen, yun po ay pananampalataya ni Kristo. Amen? Kaya, sabi sa Philippians 1:6, He who began a good work in you shall carry it to end and to completion until the day of our Lord Jesus Christ. He who began a good work, siya ang nagpasimula ng mabuting bagay sa inyo, sa atin, kanyang lulubusin hanggang dumating ang araw ng ating Panginoon. Amen? Tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya huwag po tayo matakot, huwag po tayo pabalisa, sapagkat siya ang pasimula at siya rin ang tatapos doon sa nasimulan niya at mabuti sa buhay ng bawat isa natin. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya this is 2018, my dear brother. Amen? May our desire is to know Him more in our lives. Ang ating pagnanasa ay lalo po siyang makilala ng bawat isa sa buhay po natin. At kung ano man po ang gusto nating marating, gusto nating mabago, gusto po nating maranasan pang mabubuting bagay mula sa Panginoon, isang iyak. Amen? Kapag po tayo po ay nag-focus kung sino si Kristo, kung ano ang kanyang ginawa, kung ano ang kanyang dakilang pag-ibig. Amen? Lahat ng ito ay daray na. Amen? Hallelujah. So in Philippians chapter 3, verse 7 to 11, ang sabi po ni Apostol Pablo, ito ang kanyang pinakamiliki, ito ang kanyang resolution, ito ang kanyang gustong maranasan.
Ito ang kanyang gustong mangyari sa kanyang buhay. But what things were gained to me, this I have accounted loss for Christ. Yet indeed I count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ and found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know Him and the power of His resurrection and fellowship of His sufferings, being conformed to His death, and by any means, if by any means we attain to the resurrection from the dead. Ito po ang gustong mangyari ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Ang gusto niya ay lalo kanyang makilala si Kristo sa buhay niya. Amen? So this 2018, sabihin po natin, Panginoon, gusto pa kitang makilala sa ating buhay. At hindi po natin makikilala ang Panginoon kung hiwalay po tayo sa kanyang salita. Hindi po natin makikilala ang Panginoon kung hindi po tayo nag-aaral ng kanyang salita. Kaya si Apostol Pablo sabi niya, gusto kong makilala, gusto kong maranasan si Kristo ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. Bakit sinabi niya, gusto kong maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli? Dahil gusto ng gusto ni Apostol Pablo na ang pag-asa niya ay malalim buhay. Dahil ang kanyang sinusunod, ang kanyang pinapanampalatayanan ay hindi patay, kundi buhay na buhay. At dahil po dyan, buhay ang kanyang pag-asa. Buhay po ba si Kristo sa inyong mga puso? Amen. Buhay po ang aming pag-asa. At sabi niya, and the fellowship of His sufferings. Amen. Gusto niyang makilala at yung suffering na binabanggit po dito. Ang suffering na sinasabi dito ay yung persecution na kanyang naranasan habang po siya ay naglilingkod sa Panginoon. Amen. So maaaring sabihin natin, ako bilang Kristiyano, parang napanood ko po kasi sa National Geographic at napag-usapan na po namin yung salmon. Yung salmon po, kapag po siya lumalangoy, nandito po ang agos, palangoy po siya papunta, pasalungan po sa agos. Pero kung tutusin po tayo mga Kristiyano, tayo po ang nasa tamang direksyon. Dahil ang disenyo po natin, patungo po tayo sa Panginoon. Nakadisenyo po tayo sa Diyos at para sa Diyos po tayo. Eh, kaya lang parang tama ang kanilang direksyon dahil marami silang pasalungan. Pero ang tutuusin, ikaw ang normal. Sabihin ko ninyo sa inyong katabi, ikaw ang normal. Tayo po ang nasa tamang daan. Amen? Tayo po ang nasa tamang direksyon. Amen? Dahil ang bawat isa ay nakadisenyo sa Panginoon. Papunta tayo sa Panginoon. Amen? At ang suffering na binabanggit po dito ay hindi yung mga problema kundi persecution. Actually, yung naranasan ni Apostol Pablo ang Panginoon at naniniwala po ako na kilala niya ng gusto ang Panginoon bago siya mamatay. Dahil siya mismo ang nagsabi na sa kabila ng mga kanyang naranasan sa kanyang buhay, at nakita po natin sa Philippians chapter 4 verse 4, ang sabi niya, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Magalak ang lagi sa Panginoon at inuulit ko, magalak kayo. Sa puntong ito, approximately 3018, 10 years ang nakalipas ng una siyang mangaral sa Philippi at nasa Roman Empire siya under Nero. Siya ay nakakulong, subalit sinasabi niya sa mga tao, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. At naniniwala po, o gaya po ng nangyari sa kanya, sa kulungan kasama si Pablo at Silas, nandun po sila nagpupuri sa Panginoon, nagpapasalamat, dahil yun po ang laman ng kanya.
kanilang mga puso. Sila ay nagagala, sila ay natutuwa, sila po ay manghang-mangha sa Panginoon, kaya sila nagpupuri kahit nasa loob sila ng tulungan. At sinabi na rin po yan ang ating pastor. Naniniwala po ako na isulat ni Apostol Pablo ang mga katagin nito, "Rejoice in the Lord always, I say it again, rejoice." Hindi niya sinusulat ito upang sa ganoon maranasan niya yung kagalakan. Kundi habang sinusulat niya ito, baka nga tumutulong ang luha sa kagalakan sa kabila ng kanilang sitwasyon sa kanilang buhay. Hindi na sinasabing magalak kayo para sa mismo maranasan niya ang kagalakan. Kundi nandun na sa kanilang puso, naranasan niya ang kagalakan in spite of everything. In spite doon sa kanyang sitwasyon. Amen. Kaya nga kapag lubusan natin na kilala ang Panginoon, anuman ang sitwasyon sa ating buhay, mga kapatid, pwede tayo maging magalak. Gaya ni Apostol Pablo, sinabi niya, hindi niya pinipilit ang kanyang sarili na maging magalaki, kundi naranasan niya ang kagalakan dahil ang kanyang desire ay lalo na kilala ang Panginoon. At naniniwala ko, nakilala niya na gusto ang Panginoon dahil siya mismo sinasabi niya sa kabila ng kanyang naranasan, magalak kayo lagi sa Panginoon at inuulit ko, magalak kayo. Rejoice in the Lord always, sabi niya, I say again, rejoice. Ano man ang ating pagkaanong kapatid, meron mga suffering persecution sa ating kapaligiran dahil sa mabuting balita. Huwag po tayong susuko. At kung maranasan po natin ang Panginoon, maranasan din po natin kung kalbahan ang pagkakita ang pag-ibig niya sa bawat sa atin. And in Romans, sabi niya, kabanatang 8, kalatang 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Ayon sa susulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, tuloy kaya sa amin ay mga tupang pagpangkatay, hindi sa lahat ng mga ito tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. At sabi po niya sa verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga panguan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan ang bunga ng tunay na pagkakilala sa Panginoon. Hindi taba, hindi kapighatian, hindi gutom, hindi anumang negative sitwasyon ang pwede makapaghiwalay sa atin kay Kristo. Bakit po? Dahil habang nakikilala natin si Kristo, lumalalim ang ating pagkakilala sa Kanya, lumalalim ang pagkakilala natin sa Kanyang pag-ibig sa atin. At tandaan po natin yung pag-ibig niya sa atin, ang dapat natin lubos na makilala at maranasan sa ating buhay. At kapag naranasan natin ito, kapatid, walang anuman, walang sino man, walang anumang bagay, walang anumang karanasan ang pwedeng bumara sa atin para magpasalamat, maglikod, at magpuri sa ating Panginoon. At kapag naranasan natin tunay ang Panginoon, sabi niya, maging sa kamatayan, sabi nga niya sa kanyang valedictorian address sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, "I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith." Amen? Maging sa kamatayan, sasabi niya, "For me to live is Christ and to die is gain." Kung hindi po natin lubos ang nakikilala ang Panginoon at nararanasan ang kanyang dakilang pag-ibig, kaya naman hindi natin masasabi na kahit tayo mga Kristiyano, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay pag-inama. Alam lang natin sa ating isip, alam natin sa ating puso, ang mamatay ay pakinabang dahil makikita na natin ang Panginoon. Pero di sana po pumatay. Halika po po, natatakot pa rin po tayo. Di po ba? Amen? Pero ang lubusan na pagkakilala sa Panginoon, masasabi po natin, habang tayo mabubuhay, ay mabubuhay
mabuhay po tayo para kay Kristo. At ang mamatay lang tayo, pakinabang pa rin sa bawat sa atin dahil makakapiling natin ang ating Panginoon. Alam niya, bukas, kakatay na siya, bibitay na siya, pupulutan na siya ng ulo. Pero sabi pa rin niya, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Amen? Yan ang bunga ng pagkakilala sa ating Panginoon. Paul's greatest achievement is knowing Christ. Ang pinakadakilang achievement ni Apostle Pablo ay makilala ang Panginoon Jesus sa kanyang buhay. Ang sabi niya, doon sa verse 1 hanggang verse 6, sinabi po niya kung sino siya. Kung may pagmamalaki ay marami ako pwede ipagmalaki. At kung babasahin po natin ang kanyang history, siya daw ay isang pariseo, siya isang Romano, siya isang Israelita, siya ay nag-aral. Marami siyang pwede may pagmalaki. Pero ang sabi po niya, in Galatians 6:14, ang pinagmamalaki lang niya ay ang krus ni Kristo. At ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 1, verse 31, kung sino man ang gustong magmayabang o magmuri, whoever boasts should boast only about the Lord. Kung sino man at anuman ang pwede natin may pagmamuri, hindi natin pwede may pagmamuri kung ano ang meron tayo. Ang ipinagmamuri ng Apostol Pablo ay si Kristo at ang krus ni Kristo. Habang nakikilala po natin ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, wala po tayong may pagmamalaki sa Kanya. Amen? At sabi po niya, may atak-tak na niya po yung verse 7, hanggang kita mabasa ang tango, rubbish. Ang sabi niya ng rubbish, basura lamang po ano, basura lang sa harapan ng Diyos. Opo, kailangan po natin pag-aralan habang nandito tayo sa mundo. Kailangan po natin ang posisyon. Hindi, kailangan po natin ang mga bagay dito sa mundo. Pero, kung ipukumpara at ihahambing sa lalong sa pagkakilala kay Kristo, ang mga ito ay basahan lamang sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Pero hindi natin kailan masasabi yon kung hindi natin lubusan kilala ang Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Kaya, sa taon na ating haharapin, isa lang po, subukan po natin ituon ang ating pansin sa isang adhikain. At ang adhikain ito ay lalang makilala ang Panginoon Jesus sa ating buhay. Hindi mo na po kailangan magpunyagi na pilitin baguhin ang panlabas ng mga bagay. Kailangan, dahil born again ako, kailangan mabuting ama ko. Dahil born again ako, kilala ko ang Panginoon, dapat maging mabuting ina ako. Dahil Kristiyano ako, kailangan maging mabuting estudyante ako. Okay? At pinagsisikapan natin gawin ang mga bagay nito. Pero naniniwala po ako, kung ang tuon natin, ang focus natin, ay lalo pang makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng nating salita. Ang imahe natin na nakasanayan kung sino tayo. Kaya nga yung pinag-aaralan natin, spirit, soul, and body ay napakahalaga. Yung imahe natin kung sino tayo ay unti-unti mababago. At hindi natin mababago yan sa pamamagitan ng sarili natin pagsisikap o pag-aaral natin sa sarili natin na kaya. Mababago lamang natin kung sino tayo kung mapapalaman na ng ibang imahe. At imahe na dapat pumalik doon sa imahe na nakikita natin sa ating kaisipan at sa ating puso ay ang imahe ni Kristo. Amen? Upas ka kung sino siya. Amen? Kung ano ang kanyang ginawa. Kung ano ang kanyang ibinuhos na pag-ibig ang siyang maranasan natin at kapag naranasan po natin ng mga kapatid. Amen? Sasabihin natin, with the Lord, nothing is impossible. Mapapangyari ang lahat ng bagay at walang imposible sa Panginoon dahil naranasan natin ang buhay ni Kristo. Amen. Kaya, naririnig po natin kay Pastor, effortlessly, we will change. Walang pagdadaling na lamang ang buhay ni Kristo sa buhay natin. Hindi po pinagsisikapan na pinipilit na pagbuhin. Kung saan nagiging mabait, kung saan nagiging mabuti, kung saan dumadaloy ang buhay ni Kristo sa iyo.
Kaya kung ano ang pwede mong maranasan at ang kung ano ang buhay na gusto mong maranasan this 2018, depende yan kung ano ang pagkakilala mo sa Panginoon. Amen. Kung ano ang pagkakilala mo kay Kristo, kung sino siya sa iyong buhay, yun lang po ang pwede natin maranasan. Kaya kung wala kang nararanasan sa buhay mo, hindi ibig sabihin, hindi tumilos sa Diyos. Ibig sabihin niyan, hindi mo malubusan nakikilala ang kanyang salita. Nakikilala si Kristo sa buhay mo. Kaya sama-sama po tayo mga kapatid. Amen? Susulong po tayo sa iniisang layunin. Amen? At dyan po ay patuloy na makiliit, magkaroon ng isang matamis na ugnayan sa Panginoon at makilala siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Amen. At yung Happy New Year natin at New Year's resolution po natin. Amen? Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kaya, from inside out, baguhin tayo ng ating Panginoon. Hindi baguhin natin ng labas at magbabago ang ating loob. Naririnig po natin. Kundi sa pamamagitan ng pagkakilala natin kay Kristo, mamamangha tayo sa kanyang dakilang pag-ibig, mamamangha tayo sa kanyang pagkilos, sa kanyang ginawa sa ating mga buhay. At ang kusang pagbabago from inside out ay mararanasan natin. Amen. Magiging balanse po tayo sa lahat ng bagay sapagkat si Kristo mismo ang ating magiging buhay. Kasi ang buhay ni Kristo, ang lalabas mismo sa buhay ng bawat sa atin. Amen? Kaya hindi lang tuwing New Year, hindi lang tuwing Pasko, doon po tayo masaya. Kapag nasa puso natin si Kristo, araw-araw tayo payapa at masaya. Dahil si Kristo, kailanman, hindi na tayo iiwan at hindi na tayo kailanman pababayaan. Siya'y pananatili, siya'y luwag, ngayon, bukas at magpahayaman. Hindi na tayo iiwan mga kapatid. Amen? Hallelujah. At ganyan po sa ating pagpapatuloy. Patuloy natin kilalangin ang Banal Espiritu at upang lalo natin makilala si Kristo. Tandaan po natin yung pinakilala ng Panginoong Jesus ang kanyang Ama. At na nandito sa lupa, ipinakilala ng Ama ang anak. At ang sabi niya, ito ang aking natatangi o buntong na anak, pinakamamahal na anak, na lubos kong kinalulugan. At ngayon po ay umalis na at bago umalis ang Panginoong Jesus, sabi niya, may papadala ako. At ang ipapadala ko ay ang Banal Espiritu. At ang Banal Espiritu po ngayon ay nandito at nananahan sa bawat sa atin. Kaya mapalad po tayo, tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Tayo po ay ipinanganak na muli. Dahil tayo ay ipinanganak na muli, nananahan ang Diyos, nananahan ang Banal Espiritu sa bawat isa sa atin. At ngayon po, siya yung dahilang tagapagturo at ipinakikilala ni Kristo sa bawat isa sa atin kung sino ang ating Panginoon Jesus. Amen? Kaya patuloy din natin siyang kilalanin sa ating buhay. At ang gawain ng Banal Espiritu, He will exalt Jesus. Kaya kung naghahanap ka ng isang gawain, kung ito ba ay sa Diyos, tingnan mo kung sino ang itinataas. Amen? Ang gawain ng Banal Espiritu ay itaas ang Panginoon. At ang ibinabandila po natin sa lugar na ito ay hindi si Pastor, kahit siya'y guwapo, pati bulo. Hindi si Pastor Edwin, hindi ang organisasyon, hindi ang church. Ang ibinabandila at patuloy po natin ginagawang bida sa church na ito ay ang ating Panginoon Jesus. At yan po ang gawain ng Banal Espiritu. Kaya nandito ka, amen, sa tamang samahan na ang itinataas lamang ay ang pangalan ni Jesus. Kaya manatili ka sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya sa sidestep na po ako, this 2018, upang lubos natin makilala ang Panginoon, makibahagi po tayo sa lahat ng gawain. Kung wala po kayo sa GE, Group Empowerment, makibahagi po kayo. Dahil doon po, may bukod doon sa fellowship, mapapag-usapan ng preaching, pwede po kayo magtanong at pwede rin po kayo magbahagi ng inyong karanasan. Kapag sinagot niyo po ang tanong, amen, doon sa question po natin, malalaman po natin kung ano na ang kalagayan ninyo o ano na ang pagkakilala ninyo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga tanong na ibinabanggit. Lalagyan po tayo, huwag po natin kalitaan dumalo sa pagtitipo ng ating Panginoon dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lalagyan po tayo sa ating Panginoon.
And in that sense, lalo po natin makikilala kung sino si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon tayo ng lahat ito kayo. Thank you, Jesus.